guys. Baliwa naman tampo ito. At kumakain na rin sila. Pwede na pong ihiwalay. Super na nagtanong, bakit daw ba pinaghihiwa-hiwalay ang mga kuneho o ang mga alagang rabbit? Bakit kinakailangang nag-iisa lang sila sa bawat kulungan? Naalala niyo ba itong si Katriona? Ayan, kapapanganak lang niya last month. Ngayon ay ito na yung kanyang mga anak. Hiniwalay ko na po dahil ito ay 1 month and 5 days na. Ayan. Actually 1 month lang po ay pwede nang ihiwalay. Pero nagpatapa po ako ng mga 5 araw. Lalang. Kinakailangan po kasing ihiwalay na ito. Dahil syempre, lumalaki ito, kawawa naman si Katriona dahil kahit papano, dede-dede pa rin ang mga ito. Kaya, dahil naman na itong mga to ay kumakain na ng beets, kaya obligado nang ihiwalay kapag nagwa 1 month. Ayan, ito nyo, malilikod na sila. Masisigla. Ito namang anak ni Lioness. Ayun. Ang anak niya. 2 weeks na po iyan. 2 weeks more, ihiwalay ko na rin sila. Eventually. Habang ganito pa pong mga kaliliit sila, ay okay lang po na magkakasama pa po sila. Ayan, okay lang po yan. Pero darating yung time na yung lalaki among dyan sa 5 na yan ay sasampa sa kanyang mga kapatid. Obligado na pong ihiwalay yun or paghiwa-hiwalayin sila lahat. Ayan, once na masampa parang daga. Ay nag-aaway na, ang ibig ko sabihin ay yung gusto na sumampa ng lalaki doon sa babae o gusto na niyang kastahin yung kapatid niya ay obligado na nating ihiwalay. Nangyayari po yun mga 3 months and above yun po na sumasampa na po sila, kaya obligado pong ihiwalay yun. Ang tanong, sila ay hindi na pwedeng magsama-sama, ito pang mga ganitong kaliliit ay pwedeng isama sa malalaki na katulad nitong mga to. Okay, pakita natin ng isang sample. A few inches later. Guys, tignan nyo. Anong gagawin ni Bugs? Talaga naman. Kahit isang buwan pa lang. Nakita niya, diba si Bugs, lalaki, ito, babae po. Pag nakita niya, child abuse. Thank you.
isang buwan pa lang yan. Child abuse yan, Bugs. Ilayo na natin, baka marip pa. Dahilan kaya dapat hindi pinagtatabi ang lalaki at babae na rabbit. Yan. Dahil talaga ang mga